Isang mapagpalang araw sa atin, mga idol. Welcome po sa Prince of Pure Vlogs. Andito na naman tayo sa ating kusina, mga idol. At ang ituturo kong gawain ngayon, mga idol, ay ang paggawa ng dessert. Ito ang Mingo Graham Cake. Napakadali lang nito, mga idol. Kahit ang ating mga kidos ay kayang-kayang gawin ito. Pero bago yan, mga idol, ay huwag niyo munang kalimutang i-like ang video na ito. At mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. At i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Ating malasang cup, ang ating nestle cream, gatas na malabnaw, gatas na malapot, ang ating mangga at ang ating graham crackers. Una, mga idol, ay hiwain natin ang ating mangga. At kapag nahiwa na natin ito, mga idol, ay kumuha tayo ng isang malinis na baso. At din natin kukuanin yung laman ng ating mangga. At pag nakuha na natin yung laman ng ating mangga, mga idol, ay hihiwain natin siya ng maliliit. Pagkatapos natin hiwain, mga idol, ay ilalagay natin siya sa isang malinis na lagayan. Para hindi masayang yung sa laman ng buto natin, mga idol, ay kumuha tayo ng isang malinis na lagayan, mga idol, at kayurin natin yung laman nito gamit ang kutsara. Pag yan, magagamit natin, mga idol, pang peeling dun sa loob ng ating graham cake. So, umpisahan na natin, mga idol. Sa isang malinis na bowl ay ilalagay natin yung ating mga nestle cream at saka yung ating gatas na malapot o condensed milk. Pag nailagay na natin parehas yan, mga idol, ay hahaluin lang natin ito. Nang kung may mixer ka, mga idol, mas maganda para blend na blend yung ating cream. Kung wala naman, mga idol, ay tsatsagain natin na gumamit ng kutsara at haluin ito ng maigi. At pag na-mix na ng husto yan, mga idol, ay pwede na nating simulan yung paggawa ng ating graham cake. Simulan na natin yung paggawa ng graham cake. So, gagawin natin, mga idol, yung graham crackers natin ay ibababad muna natin sa gatas na malabnaw bago natin siya ilagay dun sa ating empty container. So, ganyan lang siya, mga idol. Sinilayer lang natin yung ating graham crackers. At kapag na ilayer na natin yan, mga idol, ay lalagay na natin yung ating cream na hinalo dyan sa ibabaw ng ating graham crackers. Make sure lang natin na makocover lahat siya. At kapag nakocover na lahat siya ng ating cream, mga idol, ay lalagyan naman natin yan ng powder na graham crackers o yung dinurog na graham crackers. Yan, lalagyan natin siya sa ibabaw. Pagtapos nating lagyan yung durog na graham crackers yung gilid, ay lalagyan na natin siya ng mangga, mga idol. Ito ang una natin ilalagay, mga idol. Ito yung kinayod natin na mangga dun sa ating buto ng ating mangga. So, ikakalat lang natin siya, mga idol, dun sa ginagawa nating graham cake. Pagkatapos yan, mga idol, ay ulitin lang natin yung procedure. Babad lang ulit natin yung graham crackers at ilagay ulit natin sa ating ginagawang graham cake hanggang sa mapuno yung ating lalagyan.
Pagkatapos nating i-layer-layer yung ating Graham cake, mga idol, ay bahala na bahala ka nang maglagay ng design sa ibaba kung anong design yung gusto mong gawin sa iyong Graham cake. At pag natapos ka nang lagyan ng design yung Graham cake na ginagawa mo, mga idol, ay ilagay mo na siya sa freezer. So, ibabad mo siya sa freezer na mga 4 to 6 hours or hanggang sa tumigas yung Graham cake mo, mga idol. At pagka matigas na to, mga idol, ay pwede na itong serve at kainin. Ito na, mga idol, ang finished product ng ating Graham cake. Ready to serve na siya at pwede na siyang kainin. Nakita nyo naman, mga idol, na napakasimple, napakadali lang gumawa ng Graham cake. Kahit ang ating mga anak mismo ay kayang-kayang gawin ito. Kung nagustuhan mo, mga idol, ang version ko ng Graham cake at gusto mo rin gumawa ng sariling version nito, ay huwag mong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating Graham cake.